Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Jordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang Salita ng Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay at sasaksihan ko ang iyong kabutihan at igagawad mo sa mga hinirang sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apollos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus, ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus.
Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong pananampalataya ay isang pananagutan. Hindi po pwede na tayo ay naghihintay na lamang sa pagdating ng biyaya at mga pagpapala sa ating buhay. Mayroon po tayong papel na dapat gampanan sa pagliligtas ng Diyos sa ating mga tao. Narinig po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo na kapapahayag lamang ang napakagandang pangako ng Diyos sa ating lahat, na ang bayang matagal lang nasa kadiliman ay makakakita ng kaniningan ng liwanag, ang liwanag na matagal na nilang hinihintay, na ang liwanag na ito ang siyang tatanglaw sa mga tao na nalulugami dala ng kamatayan. Ito din ang diwa ng ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas, na ang mga bayang katulad ng Zabulon at Naphtali na nalagay sa kahiyan ay dadakilain ng Diyos sa gitna at sa harap ng mga bansa. Ito ang napakagandang pangako ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan, sa ating lahat, na sa kadiliman, ang kanyang ihatid ay liwanag, at sa ating mga kahihiyan, ang kanyang pagpapala ay karangalan. Ngunit pansinin natin na matapos maipahayag at maipaliwanag ng Panginoong Hesus ang magandang pangako na ito ng kaligtasan sa lahat ng tao, ang kasunod na pangyayari ay hinirang niya at isinugo sina Andres at Pedro, sina Juan at Santiago para maging mga mamamalakaya ng tao. Minarapat po ng ating Panginoong Hesus na humirang ng mga kasama sa kanyang misyong pagliligtas upang akitin ang mga tao papalapit sa Panginoon. At sa diwa ng ating ikalawang pagbasa, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto upang pagkaisahin o pagbuklorin ang mga tao sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, gaano po tayo kahanda na makipagtulungan sa misyong pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa mga tao? Gaano po tayo kahanda na mahirang at maisugo upang sa tao ay maihatid ang liwanag at ang dangal ng pagiging mga anak ng Diyos? Maging handa tayo, maging bukas tayo, at tumugon po tayo sa paanyaya sa atin ng Panginoon. Hindi natin alam, baka tayo pala ang sagot sa mga panalangin ng ating kapwa, at nasa ating palad o mga pagsisika pala ang pagliligtas na kanilang hinihintay at hinahangad. At sumain niyo po at sa inyong mga mahal sa buhay, lagi na ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.